Iyak naman, huwag mo kong pagsinilin. Huwag na kang pakinggan, pagkat ang sinasabi ko. Iyaway natin lang naman, 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 naman. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Sa isip at sa gawa, ngunit bakit mga pinuno puro lamang salita? Isang gobyerno na kaisik murain at matawa na may pamilya kumakain ang kulang sa dalawang beses sa isang araw. Minsan walang ang panlugo, bakit ganito kapabaw? Isang pagkain nilangaw ang dadaputin at kakainin ng batang gutom. Alam ba ng mga husgado at lahat ng hukom na merong mas masahol pa sa hatol ng kamatayan? Yan ay ikay maging mahirap sa sarili mong bayan. Mga bata na ang dapat ng inagaway maglaro, magpasay agos ng pawis at magbanat ng buto upang kumita ng ilang pirasong pisong madungis kalyo sa kamay at paa na manhid sa matulis. Hindi manika ang hawak ng kanyang mumunting braso, bagpos isang dahong gulang ng kapatid at may baso sa harapan na nagbabaka sakaling lagyan o yung pambili ng tinapay na panglaman sa tiyan. Mga pinunong bago mamatay at magkasakit sa sarap ng buhay sa akin, kayo ay makinig. Balita gikan sa banwa ko, gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya na nagagahitabo sa banwa isa na to. Mga bakal na dumudura ng apoy at ng tingga, tangan-tangan at balot ng kasuotang pandigma. Bakit di mapagtugma ang mayaman at tukha sa pananaw? Ang kapalit ay hapis at pagluloksa. Pare-parehong sundalo, Muslim ano Kristiyano, ilan man ang masawi, di mo alam sinong panalo. Walang panalo dahil sa huli tayo ang talo. Pinoy ang nasa loob ng ataol na sinarado. Yan ba talaga ang sumpa dito sa lupang pinangako? Respeto at pagmamahalan ay pilit na tinatago. Lawin hindi makadapo, may pakpak na limitado at nakakulong sa selda, may walang susing kandado. Kailan kaya matatapos ang pag-abos ng dugo at ang kapayapa ay maawakan ang buong buo? Yan ba ang kwento o tanong na pilit na humahawi sa bawat taong bahagi ng watawat na inabi? Duol mga kaigsuunan upaminaw ka mo, doon ako'y dala ng mga balita gikan sa banwa ko. Gusto ko maipahibalo ang mga istorya na nagagahitabo sa banwag isa na to. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Nandito na naman kami, nagkakantaan sa isang tabi. Katulad na dati pagkatapos ng klase, lagi kang merong katabi na sinasabing huwag kang magkakamali. Palampasin ang sandali, kailangan palagi positibo parati. Dapat maniwala ka na merong mangyayari. Oras na para gumawa ng panibagong orasyon na pwede katahin ng mga gago. Tara samahan niyo ko na muli maglibang para sa mga katulad mo nag-aalangan. Teka lang, di naman kailangan magpadali. Dapat lang siguro na huwag kang magpapahuli, sapagkat ang oras natin na may katapos saan kailangan mo gamitin sa makabuluhan. Basta teka muna, teka muna, teka muna, teka. Katatapos ko lang isulat ang mga letra, kapasin ang tabula at kasasin ang gitara, kasama muli pinakamalupit na banda. Pero ngayon ay babaguhin ang tema. Ituyawin na sasaludo sa mga nauna, musikero, gitarero, tabulero, magaling. Kahit kaninong itapat sa palamanan ang harengos. Dito na naman kami, nagkakantaan sa isang tabi. Katulad na
dati pagkatapos ng klase. Lagi kang meron katabi, nagsasabing huwag kang magkakamali. Palampasin ang sandali, kailangan ko lagi positibo parati. Dapat maniwala ka na meron mangyayari. Nagsimula kami ng mga 93, mga bata di mapigil sa pagpursigi, mga bata di maawat ng mga hala, sapagkat sila nakatingin sa pupuntahan. Namulat sa heads up kay Sir Magalona. Alam ko sa loob ko na nagsisimula na, sila nagsupply at naglagay ng gasolina. Si Kiko kay Glock, katangian sa parokya. Ibang kasi yung Pinoy, pag dumating na sa tukugan, nagyuyugyugan, siguradong di ka magtutulog-tulugan. Pag narinig mo ang bagong gawa ni Chito at ni Glock, kung ikay sa aming sumasangayon, ito malakak na malakas, itaas ang kamay, sumigaw. Para sa tatlong bituin at isang araw, mga bata rin kami at katulad ng iba, tagahanga rin kami ng mga kanta nila. Ayos. Dito na.